Kumusta na po kayo? Mabuti naman. Sana po ay nasa mabuti tayong lahat sa gitna ng mga iba't ibang uri ng pagsubok, lalong-lalo na ang pagsubok ng pandemya na ating nararanasan sa ating buhay. Mayroon na pong uling bagong variant, yung MU daw, after ng lambda, mayroon na namang MU. Kaya mag-ingat po tayo, sundin po natin yung mga alituntunin, mga simpleng alituntunin upang ating mapagsikapang maproteksyonan ang ating mga sarili at ang ating pamilya. Higit sa lahat, tayo ay manalangin. At buong tiwala na pakinggan tayo ng Diyos, tulungan tayo ng ating mahal na ina upang ang pandemyang ito ay matigil na. Mga minamahal na kapatid, welcome sa ating ika-apat na araw ng ating pagnonovena. Sa ating taga-subaybay, sa ating live streaming, welcome po sa ating pagnonovena, sa ating mahal na ina, ang berhen ng mahal na puso ni Jesus. At tayo ngayon ay nasa ika-apat na ng araw ng ating pagnonovena. Palagi po nating alalahanin na ang pagnonovena ay ipinagkaloob sa atin upang ating ihanda ang ating mga sarili upang magiging makahulugan ang ating pagdiriwang sa kapiyestahan ng ating mahal na patrona. At isa sa mga napakahalagang paghahanda ay ang pagninilay ng iba't ibang tema upang tayo ay gabayan nang sa ganun ay magiging makahulugan, magiging may kabuluhan ang ating pagdiriwang ng kapiyestahan. Kaya binigyan tayo ng siyam na araw upang ihanda natin ang ating mga sari-sarili. At sa araw na ito, ang ating tema ay Mahal na Berhen ng Banal na Puso ni Jesus. May pusong nagpupuri at nagpapasalamat. Sa pamamagitan ng temang ito, tayo ay ginagabayan at pinaalalahanan na isa sa makatangian ng ating mahal na patrona, ang Our Lady of the Sacred Heart, ay ang pagkaroon ng puso na marunong magpasalamat, puso na marunong magpuri. Ibig sabihin, ang ating pagdibusyon sa mahal na berhen, sa Our Lady of the Sacred Heart, ay isang paanyaya sa atin na atin sanang pagsikapan sa ating pang-araw-araw na pamumuhay, na ang mga magandang katangian at mga magandang ginawa ng ating mahal na patrona ay atin sanang tularan. Ang Our Lady of the Sacred Heart bilang ating patrona ay siya sanang ating maging model sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Siya sana ang magiging huwaran natin sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Ibig sabihin, ang ating pagdibusyon sa Our Lady of the Sacred Heart ay hindi hanggang lang sa pagdarasal ng mga dasal patungkol sa kanya. Pagkatapos nating dasalin ang dasal patungkol sa Our Lady of the Sacred Heart, so ano nangyari sa atin? What happened to us after we pray the prayer to Our Lady of the Sacred Heart? After the 9-day novena to Our Lady of the Sacred Heart, what then? What happened to us? After we celebrated her fiesta, anong nangyari sa buhay natin? So ibig sabihin, ang ating pagdiriwang ng kapestahan ng mahal na berhen, ang ating pagnobena sa mahal na berhen, ang ating pagdibusyon
sa mahal na Berhen, sa Our Lady of the Sacred Heart, ay hindi lang hanggang sa panalangin, hanggang sa pagnonovena, hanggang sa paglapit sa Kanya, kundi ang ating pagdibusyon sa Kanya ay magiging makahulugan lamang, makabuluhan lamang kung ang Kanyang mga magandang ginawa at Kanyang mga magandang halimbawa ay ating isinasabuhay sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Because Our Lady of the Sacred Heart is not only our patroness, she is our model in our day-to-day living. Siya sana ang maging huwaran. Siya sana ang maging model natin sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. At kung Our Lady of the Sacred Heart ay ang model natin sa ating pang-araw-araw na pamumuhay, tularan natin ang Kanyang mga magandang ginawa at magandang katangian. At isa sa mga magagandang katangian at magandang halimbawa ng Our Lady of the Sacred Heart ay meron siyang pusong marunong magpasalamat at pusong patuloy at walang sawang nagpupuri sa ating Panginoon. Bakit tayo magpasalamat? Bakit tayo magpuri? Dahil ang Diyos ay hindi nakalimot sa atin. Dahil ang Diyos ay patuloy na nagpapahayag ng Kanyang pagmamahal. At ang Diyos ay paulit-ulit na nagpapadama ng Kanyang kagandahang loob. At ang Kanyang pagmamahal, ang Kanyang kagandahang loob, ay Kanyang ipinapahayag sa pamamagitan ng pagbibigay sa atin ng mga biyaya na ating kinakailangan sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Mula pagkagising natin sa umaga hanggang sa pagtulog natin sa gabi, marami tayong dapat pasalamatan. But sometimes, we fail to do it. Halimbawa, sa tuwing magising tayo sa umaga, ilan kaya sa atin ang nakaalaala na umupo muna at mag-sign of the cross o magsabi lamang sa Panginoon, "Thank you, Lord, for another day of life. Salamat, Panginoon, dahil ginising mo muli ako." Sometimes, simple things, but we forgot to do it. Ilan kaya sa atin ang nagsasabi na pagkagising natin, "Lord, thank you for another day. Lord, thank you for the gift of life." Maya-maya kakain tayo ng ating umagahan. Ilan kaya sa atin ang nakaalaala bako tayo sumubo ng ating pagkain, makapagsalita lamang ng "Thank you, Lord," kahit tuyo lang ang ulam namin. So, balit ito, meron na naman kaming makain. Tapos maya-maya mag-snacks na uli tayo. Ilan kaya sa atin ang nakaalaala na magsabi, "Thank you, Lord, for this food again that will nourish our body." Maya-maya mananghalian na uli tayo hanggang sa gabi bago tayo matulog. Ilan kaya sa atin nagsabi, "Lord, thank you for the day. I was able to fulfill my responsibilities. I've done my job and tasks well in the family, in my work, in my studies." Bago tayo matulog, ilan kaya sa atin ang nakaalala at magsabi, "Lord, thank you. Pinupuri kita dahil binigyan mo ako ng lakas, binigyan mo ako ng buhay upang aking mga tungkulin at gawain sa loob ng pamilya, sa aking buhay, ay aking nagampanan. Thank you for everything." Simple things, but sometimes we forgot to do it. Halimbawa, pag binigyan tayo ng ating ina ng isang basong tubig habang tayo ay kumakain, ilan kaya sa atin ang nakapagsabi, "Nay, thank you." Sa tuwing inabutan tayo ng ating baon nung pumunta tayo sa school, ilan kaya sa atin ang nagsabi na, "Nay, salamat." Sometimes magalit pa tayo dahil kulang ang ibinigay. Magreklamo pa tayo dahil kulang ang ibinigay. Hindi natin nalaman na
pinagsikapan na yan ng magulang natin, pinagtuluan ng kanilang pawis, pinaghirapan nila upang may maibigay sa atin kahit papano. At dahil kulang sometimes, masama pa ang loob natin sa kanila dahil kulang yung ibinigay. We failed to say thank you. Kung minsan pag hindi tayo nakontento sa ipinagkaloob sa atin, kung minsan nagrereklamo tayo, mabuti nga meron tayong natanggap kaysa wala. Kahit sa panahon ng pandemyang ito, marami tayong naririnig. Lalong-lalo na sa mabigay na ayuda. Bakit palagi lang sardinas at saka noodles? Mabuti nga nabigyan ka ng sardinas at noodles. Yung iba nga, wala. Mabuti nga meron pa tayong makain kaysa yung iba dyan sa tabi-tabi na ginugutom dahil walang pagkain. Kung minsan pag hindi tayo nakokontento sa kung ano ang gusto natin, nagrereklamo tayo. Subalit ang mahal na Berhen sa gitna ng mga pagsubok na kanyang naranasan sa kanyang buhay ay paulit-ulit na pinaalalahanan tayo na sa bawat sandali ng ating buhay ay huwag sana tayong makalimot na isa buhay ang puso na punong-puno ng pagpapasalamat at punong-puno ng pagpupuri. Sabi nga, ang pusong marunong magpasalamat ay pusong masaya. You are very happy if you are always contented. And if you are always contented, you are always grateful. Pero ang puso na hindi marunong makontento ay punong-puno ng reklamo. At kapag ikaw ay palaging nagrereklamo, ay hindi ka masaya sa iyong buhay. Kaya ang paalaala sa atin ng mahal na Berhen Maria na sa ating pang-araw-araw na pamumuhay, mula pagkagising natin hanggang sa pagtulog natin sa gabi, maraming magagandang bagay ang nangyayari sa atin. Maraming mga biyaya ang ipinagkakaloob sa atin ang Panginoon. Maraming mga grasya ang ibinigay sa atin ang Diyos. Sana sa mabiyayang ito, katulad ng mahal na Berhen Maria, the Our Lady of the Sacred Heart, ay huwag natin sanang kalimutan ang magpasalamat at magpuri sa Diyos. After my renewal program, one of the habits that I am doing now is to write 5 good things that I am grateful enough for the day. Bago ako matulog, isusulat ko yung 5 bagay na dapat kong pasalamatan sa Diyos. And I've done it for almost 2 years na. And I found out that I'll become more contented and more grateful to God dahil I realized that marami palang ibinibigay ang Diyos. Marami palang ipinagkakaloob ang Panginoon. Mula pagising hanggang sa pagtulog natin sa gabi. At sana matularan natin ang mahal na Berhen na huwag nating kalimutan ang Diyos, pasalamatan at papurihan. Dahil ang Diyos ay hindi nakalimot magkaloob sa atin na mabiyaya, magpadama ng kanyang kagandahang loob at pagmamahal sa atin. A heart that is grateful is a happy heart. A happy heart is always grateful to the giver. Sana ang mga ito ay ating maisabuhay at maisapuso upang maging makabuluhan ang ating pagdiriwang ng ating kapiestahan. Ang pagpasalamat at pagpuri sa Diyos katulad ng mahal na Berhen. Don't forget to say thank you and praise the Lord. Amen.